tayo ng oil. Sakto lang po, tansyahin na lang kung anong gusto niyo po ng ano, sukat. At ngayon po, ako, dahil gusto po ng aking mga apo ay medyo tostado po yung luncheon meat. Kailangan unahin ko ito. Para luncheon meat. Para hindi siya, ano. Mas gusto nila kasi na may dilukutan nila yung pwede na. Kung walang luncheon meat, okay po. Pero kung wala po kayong luncheon meat, okay lang po na kahit ano po. Nag-down na po yung ating luncheon meat. Pwede na po natin tanggalin sa ating kawali. Tanggalin po. At alis po. Ngayon po, linisan na natin ang ating bawang at sibuyas. Ako po, bawang talaga ang aking inuuna sa bawat luto ko. Kasi dati naman po talaga bawang ang inuuna, hindi ang sibuyas. Kasi mas gusto ko po ang nagbabawang ang bawang. Bawang na uli, hindi sibuyas. Agad sa Facebook, ano daw ba talaga na uli? Bawang. Sa akin po, bawang. Kasi ito po, it's old style kong paraan sa pagluluto ng aking mga magulang. Nauuna palagi ang bawang. Para gusto ko po siya maging medyo brown. Para kasanglasaan aking garlic, diba? Pwede na pong ilagay ang sibuyas. Ang onion. Kailangan po, medyo lupo-lupoin na po kasi para lupo-lupoin na po. At pwede na natin i-add ang ating tuna. Dalawang. Tuna at ang inahin ang tuna kasi kanina nagbuto ang saglit lang po itong maluto kasi luto na rin naman itong mga nasak ang hindi po. Ito naman po, kahit ilagay nyo na kagad-agad, kasi luto naman po ang tuna, diba? Hindi na lang na kailangan lutuin. Mabilis ang carbonara po ito. Ito po ang kailangan nyo na. Pagluluto ng carbonara na mabilis. Pwede na nyo rin pong lagyan ng magic syrup or kahit ano pong pang-lasa.
salt lang po. Ito po optional. Kung wala ka po kayo Nestle cream, kung ano man po pwedeng pang pa-cream, pang prepare po sa carbonara nyo, pwede rin naman ang gatas. Kasi kung wala nga po kayong budget po kami, at gusto nyo lang kumain ng carbonara, pwede na rin po ito. Kasi po, ang ituturo ko sa inyo, palagi po yung mga optional lang, hindi yung mga original ingredients. Optional ingredients lang po. Para po, kahit wala masyadong budget, kung gusto nyo kumain ng carbonara, di po ba, kasi ito po ang palagi kong mga niluluto sa akin, mga ako at aking pamangkin, mga anak, sa mga anak nyo po. Ayan po, halaluin natin. Hintayin po natin hanggang sa tumulo. Ngayon po, kumukulong na, pwede na pong ilagay ang cheese para lalo po siya maging creamier. Yun po, kasi wala po tayong linagay na Nestle cream. Kaya ang optional po yung gatas na linagay natin para po lumapot sa cheese po yun at para magkaroon ng lasa. Para maging creamier po ng ating sauce ng ating carbonara. Try niyo po ito guys sa bahay niyo. Hindi na. Masarap. Hindi po kayo mapapagastos ng mahal. Thank you.